Ginulpi ng mga nagpakilalang pulis ang isang drug suspect sa Cebu. Nakarating na ito sa Cebu City Police Office at tiniyak nilang hindi nila kukonsentihin ang insidente sakalimang mga kabaro nga nila ang nanakit. Balitang hatid ni JP Soriano. Makikita ang kumpulan ng ilang armadong lalaki sa CCTV video na ito sa isang bahay na may mga video games sa Cebu City. Sa gilid, isang babae ang may kargang bata ang hinawi ng lalaking naghahalungkat ng mga gamit habang may isang lalaking ginugulpi ang armadong grupo na nagpakilalang umanong mga pulis. May isa pang babae ang umaawat sa gulo pero pinaalis din siya. Sa gitna ng paggulpi, kinakapa ng isang nasa likod ang bulsa ng isang nakahandusay na lalaki. Ang lalaking ginugulpi, siniko at hinampas ng rifle hanggang sa nalagyan na ng posas ang lalaki at napadapa. Nang makaupo na ang suspect na nakaposas, di pa rin siya nilubayan ng mga suntok at sipa ng mga armadong pulis. Hanggang sa pinatayo na ng armadong lalaki ang nakaposas na suspect at dinala palabas. May naiwan namang dalawang lalaki na nakahandusay sa sahig. Ang lalaking ginulpi, kinilalang si Eddie Basiliote na ngayon nakadetine sa Talamban Police Station. Base sa blotter, nahuli siya noong April 18 sa operasyon kontra droga ng mga pulis pero hindi pa makumpirma ng Cebu City Police Office o CCPO kung mga pulis nga ang mga lalaking nasa video. Lalo pat ayon sa uploader ng video na pinsan ni Basiliote, wala raw dala na warrant of arrest o search warrant ang mga nanggulpi na lalaki. Who wants to complain? Pumunta dito eh, para ma-interview nato, matagpi nato, ma-investigahan nato properly. Rather than the police will again be tawag dito subject to a criticism without a proper investigation na naman, and people will just make speculations and conclusions out of a 7-minute video without investigating yung facts. Hinihikayat naman ng CCPO ang pamilya ng binugbog na lalaki na magsampa ng reklamo. Hindi raw nila kukonsentihin ang ganitong insidente sakali mga pulis nga ang mga sangkot. Kung proven talaga na nakakommit sila ng lapses, administrative and criminal, they can be suspended or worse is madismiss from the service. Nag-alok ng 200,000 piso ang CCPO sa mga nakasaksi na ituro kung sino ang mga nasa video. Bago nito, nag-alok ng 100,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Cebu City para sa mga makakapagturo ng mga lalaking nasa video. JP Soriano, GMA News.